Ito mga mamshi, baka sakali lang naman na kayo ay nangangate ang mga singit-singit nyo. Maganda tong gamot na binigay niya sa akin kasi binasa ko ngayon, pwede pala siya sa mga... Nang Thursday mga mamshi, nakipagkita ako sa obigay ni ko. Hindi pa ako buntis. Ay, wait lang muna pala bago natin tuloy yung video na to. Okay mga mams, yung video natin ngayon ay para lang sa mga hindi mga maselan ha. Kung kayo ay maselan, madiriin, sa mga maririnig nyo sa akin, skip nyo na lang po yung video na to. At kung kayo ay mga lalaki, papsi, pwede nyo namang i-share sa asawa nyo or sa nanay nyo or sa anak nyo. Walang malisya. Ang ating video ngayon ay walang malisya. And by the way, nakapag-skincare na pala ako. Patulog na ako pero gusto ko lang i-share sa inyo kasi baka sakali lang na makatulong sa inyo ang video na ito. Dahil nga na-experience ko 2 weeks ago or 3 weeks ago. Parang ganun. Papasok ng magwa 1 month. O, ang tagal, diba? So, yun na nga. Nung Webes, pumunta ako sa OB gynae ko. Hello, Dr. Carlos. Siya talaga yung OB ko. Siya yung nagpaanak sa panganay ko. Siya sa ano ko, sa bunso ko. Pumunta ako sa kanya, sa clinic niya. Kasi nga, napansin ko na 3 weeks or 2 weeks ago, basta ganyan papasok ng 1 month. Ang katinasingit ko. Pasintabi sa mga nakain po. So sabi ko nga sa inyo kanina, kung masayalan, skip nyo na lang yung video na to. Pero kung kailangan nyo yung video na to, watch nyo yung video na to. So yun na nga, pumunta ako sa kanya kasi hindi ko na mapigilan yung pangangati ng singit ko. Kasi nga, matagal na. Dati kasi, na-irritate na rin yung singit ko. Mga 5 years, 10 years ago, ganun. Binigyan niya ako ng candy back na cream siya ka solution. Ayan, topical solution. Yun ulit yung binili ko, bago ako pumunta sa kanya, yun ulit yung binili ko, kaya lang hindi na siya effective. So iniisip ko na baka ibang bakterya o kung ano pa man na makati sa singit ko yung nakadali. Hindi kinaya ni Candy Beck. Ginawa ko, nagdesisyon ako na kailangan ko nang i-meet si Dr. Carlos kasi nga makati na yung kaliwang side ng singit ko. Yung kanan naman is okay naman. Yung kaliwa lang talaga sobrang kati niya. Nung napanood yung video ko na nagpalit ako ng, meron ako ni-review na feminine wash. Ang ginagamit ko talaga na ano mga mamshi, feminine wash is yung Lactacid at Gynepro. Pero doon more on Gynepro ako kesa sa Lactacid. So, ni-review ko yung na Flora kasi nga tinesting ko siya. So far is okay naman, kaya lang pakiramdam ko siguro nanibago si Pempem ko kasi nga Gynepro ako. So, syempre yun yung panggamit ko. Tapos bigla na lang ako nag-switch. Pero kung kayo naman ay sanay na magpapalit-palit ng ano, meron kasing ganun eh, hindi naman maselan, di ba? Magpapalit-palit ng feminine wash is okay lang naman yun. Yun na nga, di sabi ko siguro doon sa Naflora kasi nga nagpalit ako ng feminine wash ko. And isa pa sa mga inaano ko kasi ang panlaba ko sa aking panty ay Safeguard. So sabi na asawa ko baka sa Safeguard kasi nakakadry ang Safeguard kasi nga matapang. So pinalitan ko na siya ng Tender Care para naman tender ang care. So ayun na nga, yun lang naman yung suspecha ko. So, napunta na ako sa OB-GYN ko kay Dr. Carlos, pina-check ko sa kanya, sabi ko, Doc, makati po yung singit ko, ano po ba yung dapat kong gawin? And sabi niya, yun dati ba na gamot na binigay ko sa'yo dati, na-try mo na ulit yun? Sabi ko, opo, hindi siya naging effective sa akin, yung candy back nga na cream, saka yung topical solution. Sabi niya, nakaubos ka nun? Sabi ko, yes po, nakaubos po ako nun, pero hindi po siya gumaling, hindi siya nawala. Meron ka pa bang ibang pinahid? Sabi ko, wala po. Pero sinabi ko sa kanya lahat. Sinabi ko sa kanya na nag-change po ako ng ano, ng feminine wash ko. So iniisip ko baka yun po yung dahilan. Sabi niya, pwede rin, posible rin, baka na-irritate siya na bigla sa pagpapalit mo. Or baka yung mga ginagamit mong panlaba sa panty, pwedeng yun din. Sabi niya ganon. Kaya naisipan ko na magpalit na rin ng Tender Care. Baka sakali lang naman na kayo ay nangangate ang mga singit-singit nyo. Eto siya mga mamshi, pakita ko sa inyo, ayan. Natuwa ako kasi hindi siya nakatube. Kahit nga si Dr. Carlos, nung nirerestahan niya na ako,
hindi niya na maisip kung talaga bang nakatube to or nakaganito na sachet. Kaya ang nilagay niya lang, di ba, naglalagay yung mga doktor na number one. So, ibig sabihin, isa lang yung bibilihin mo, di ba, ganon. Yung nilagay niya sa reseta ko, number one. Kasi nga sabi niya, Days, hindi ko alam kung tube ba to or nakasachet. Hindi ko na maalala, sabi niya ganon. So, ilalagay ko na lang is one. Nung napunta ako sa, ano, sa Mercury, bumili ako. So, sabi niya, ate, ilang bibilihin nyo? Sabi ko, isa lang po. Sabi niya, 36 pesos po. Nagulat ako, ba't ang mura? Eh, di ba pag mga cream-cream na nakatube, medyo mahal. Pinakamura yata, mga 200, 300, parang mga ganun yung presyuhan, di ba? Pagka cream na nakatube. Tinanong ko kung ano yung itsura. Sabi niya, sa shape po. Eto nga, yung pinakita niya sa akin. Sabi ko, hala, ang sabi kasi ng obigaini ko, akala niya kasi ito ay nakatube, na wala na daw sa loob niya kung nakatube ba yan or sachet. So sabi niya, eh ilan po ba kailangan nyo? Sabi ko, sige ganito na lang po, bili na lang po muna ako ng apat na piraso. So apat na pirasong ganito yung binili ko. Eh, so, eto pala yung ano, calmoseptin ointment, zinc oxide plus calamine. Ayan o. So, kanina, binabasa ko siya, mga mamshi. Ang dami niyang gamit pala. Actually, pwede siya sa baby. Kasi nakalagay rito, pwede siya na makatulong sa skin from diaper rash. So, pwede siya sa baby. Huwag nyo na lang kapalan. So, manipis lang. And, pwede rin siya sa mga minor na paso. Pwede rin siya sa mga insect bites. Pwede rin sa irritation, sa acne. Prickly heat, pwede rin siya. Sa mga minor lang, yung mga gano'n lang, pwede siya. Saka sa mga fungus infection, eczema, nakalagay rito lahat. Ayan, oh, nakalagay lahat dito. Ilalagay ko niya sa screen kung saan-saan pwede itong gamot ng zinc oxide plus calamine calmoseptin ointment. So, ito ay anti-inflammatory, anti-pruritic for external use only. Yung direction na kalagay rin dito kung paano mo gagamitin, nakalagay rito is kailangan, bawa ako sa singit, di ba, nangangating singit ko. So, kailangan i-wash ko yung aking pempem, siyempre, kasama ng pempem, hindi lang pwede si singit ang hugasan mo. And then, i-dry natin to, saka natin lalagyan itong si calmoseptin. Kasama rin ito na nireseta niya sa akin ay cetirizine. It's good for 7 days lang. Sabi niya, kapag ka nakapitong araw ka na at hindi nawala, bumalik ka sa akin para i-check natin at pwede tayo magpalit ng gamot pag hindi naging effective sa'yo. Pero, good news, kasi nga, ang 2 days ko pa lang siyang ginagamit. Wow, ang galing. Medyo nabawasan niya yung kati ng singit ko. And nakaka-relax na yung aking pempem. Unlike ng mga nakaraang araw na halos hindi ako mapakali. Sa gabi nagigising ako para lang hugasan si pempem na maligamgam na tubig para mawala yung pangangati niya. Pero na ginamit ko siya, ang galing. Yung pakiramdam niya, parang may beaks, parang Colgate, ganon. Kaya nga, parang ang relax ni pempem, pati yung singit mo ang relax. Tapos yung kulay nito is kulay parang ma-old rose na creamy siya. Masyadong creamy yung kanyang pagka-cream. Kaya kapag ginamit mo to, kailangan, yung sabi sa akin ng obigaini ko ni Dr. Carlos, kailangan is manipis lang yung paglalagay mo. Kaya lang hindi ko sure kung pwedeng bumili ng walang reseta nito. Nakabili ako dahil may reseta ako. Pero super duper napaka-effective niya sa akin, mga mamshi. Kaya sabi ko, ay, share ko sa inyo. Para just in case nangate ang singit nyo. And ayun na nga, good news kasi ang dami niya palang gamit. Made in USA to. Dahil nga mura siya, budget friendly siya. 39 pesos lang kasi, di ba? Kung kayo ay first time nyo gagamit, so wag nyong itrip-trip nyo lang. Kasi baka mamaya, meron tong ingredients na hindi pala po pwede sa inyo. So, again, ang dapat gawin ay mag-consult muna kayo sa doktor nyo kung pwede sa inyo tong gamot na ito. So, para mabasa niya rin kung ano yung mga ingredients na nandiyan dyan. So, ayan mga moms, na-share ko lang. Sana nagkaroon kayo ng idea dito kay Calmoseptin Ointment. So, yun lang. Merry Christmas! Spread love, no hate, and always be positive. Babush!